Alam po ninyo, isa sa pinaka-inaasahan ng mamamayan ang media, ang pamamahayag. Yung mga nasa larangan ng periodiko, ng radyo at ng telebisyon at ng multimedia. Noong pong nakalipas na linggo, ako'y nasa Legazpi at tinanong ako ng isang taga-Rappler, paano nyo kino-cover ang Mayon eruption nung wala pang smartphones, wala pang emails, at wala pang mga video cam na magaganda? Ang sabi ko, napakaganda sapagkat it was funnier, it was more fun covering events using typewriters, yung black and white films or colored films na nasa camera, at tatawag ka by long distance. Collect. Yan. Magdidikta ka kung ano yung istorya. Yun po ang maganda sapagkat tunay na larawan ang maibibigay mo. Ngayon, digital ka, high-tech. At hindi lamang yon, mabilis ang paghahatid ng balita. Nagkataon nga lamang, ang issue rito yung bang accuracy nasa sakripisyo because of speed and competition. So ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung estado ng media sa Pilipinas? We'll start. Sa aking co-host, si Sky Ortigas. Sky. Good morning po sa inyong lahat. Welcome po sa inyong lahat dito. And very exciting yung topic natin today. Kasi media, kung si Sir Melo naabutan niya yung dati pa, ako po, hindi ko naabutan yon. Ang naabutan ko yung mga smartphones na at mga digital camera. So, magandang pag-usapan ngayon ito, especially sa ating mga guests, kung paano ang impact ng noon at ngayon sa media natin. So, magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon pong araw na ito, kasama natin si Secretary Herminio Sonny Coloma Jr., isa po sa kapanipaniwala sa pamahalaan na nagbibigay ng balita sa madla. Si Sol Vansi po ay narito kanina, kaya lamang she had to beg off, nilalagnat. Pagbigyan na natin, kaibigan naman natin yon. Narito po si Professor Maria Arsenia Gomez. Siya po yung member ng Faculty ng Behavioral and Social Science ng Philippine Normal University. Padating na rin po naman si Ginoong si Attorney Regie Jularbal ng Kapisanan ng mga Brodkaster ng Pilipinas, representing Herman Basbanyo. So we have a good mix of our guests today. Para kay Secretary Coloma, ano po ang tingin ninyo sa media ngayon, being with the PCOO? How do you look at the state of Philippine media today? Maganda umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat, Melo, at sa inyong lahat sa inyong panyaya. Unang-una, ano po ba ang pananaw ng Aquino administration hinggil dito? Malinaw po ang pahayag ni Pangulong Noynoy Aquino. Ang kanya pong paniwala ay ito. A well-informed citizenry will be able to make the decisions that will enable them to improve their communities and build a stronger nation. Okay, papaliwanag ko po ang ibig sabihin. Sinasabi niya, yung mamamayan na may sapat na impormasyon ay magkakaroon din ng sapat na kakayahan para baguhin ang kanilang mga komunidad at magtatag ng mas malakas na bansa. So, ibig sabihin po, naniniwala siya doon sa kakayahan at kapasidad ng mga mamamayan na umunawa at gumamit ng impormasyon sa paraang makakatulong sa kanilang sariling pagbabago at sa pagbabago ng kanilang komunidad. Pakahulugan din po nito, hindi po naniniwala ang Pangulo sa propaganda. Hindi siya naniniwala dun sa EPAL. Yung nagpapasikat lamang ng kung maglalagay ng malaking tarpaulin, kung ano yung proyektong ginawa, samantalang tungkulin naman yon ng pamahalaan. Hindi rin siya naniniwala doon sa Big Brother concept. Doon sa konsepto na binabantayan ng pamahalaan
yung mga mamamayan. At dahil dito ay hindi nagiging malaya yung kanilang pag-iisip at yung kanilang pag-touring sa mga kaganapan sa kanilang kapaligiran. Having said that, gusto ko rin pong ibahagi yung aking mga naging karanasan sa paglahok sa iba't ibang international conference. Doon po sa ASEAN, meron kasing ASEAN Ministers Responsible for Information or AMRI. May grupo-grupo kasi sa ASEAN, merong trade ministers, merong foreign ministers, meron ding information ministers. At noong ako ay nag-attend ng konferensya nito sa kauna-unahang pagkakataon, noong September 2010, just a few weeks after the Luneta hostage incident. No? At ito ay idinaos sa Beijing, China. Ako ay medyo namangha doon sa komentaryo ng isang publisher sa China. No? At ang sinabi niya, sa lahat ng mga miyembro ng ASEAN, no? Ang Pilipinas lamang ang merong ganap na kalayaan sa pamamahayag dahil yan lang ang bansa na kung saan ay walang umiiral na Internal Security Act. Kung tutunghayan natin yung ibang bansa sa ASEAN, halos lahat dyan, o lahat sila, ay merong Internal Security Act. Anong ibig sabihin? Meron silang pambansang patakaran na kung saan ang mass media ay tuwirang sinusubaybayan at pinapangasiwaan ng pamahalaan. Hindi po ganoon ang sitwasyon sa ating bansa. Kung maaalala din natin yung aftermath ng Luneta hostage incident, marami pong naguudyok sa Pangulo na dapat daw ay papanagutin yung mga kagawad ng mass media na maaring nagkaroon ng partisipasyon doon sa naging hindi kanais-nais na outcome, no, ng Luneta hostage taking incident. Ngunit naging matibay po ang paninindigan ng Pangulo na siya ay hindi naniniwala sa prior restraint. Ibig sabihin, no censorship at no action that will tend to restrain, no, or to curb the freedom of the press and the freedom of expression. Kaya yan po ang aking mga paunang salita hinggil dito, no? Na sa pagturing po natin sa kabuuang sitwasyon ng mass media, yung pagkilala po natin na ang Pilipinas ang natatanging bansa na kung saan ay wala pong prior restraint, walang censorship, wala pong Internal Security Act, at masasabi naman natin na simula noong EDSA People Power Revolution of 1986 ay napanumbalik po natin ang malayang pamamahayag bilang isang mahalagang institusyon ng ating demokrasya. Ayan lang po ang aking paunang salita at handa po akong makipagtalakayan sa inyong lahat sa umagang ito. Salamat po, Secretary. Ma'am Arsenia, meron po tayong paunang salita ngayon. Hello. Hello, good morning po. Ako po ay hindi isang media practitioner. Ako po ay magsasalita sa punto de vista ng isang miyembro ng academe. Sa tanong po na ano po ang kalagayan ngayon ng media dito sa Pilipinas, may dalawang pangunahing bagay po ako na gustong sabihin. Tingin ko po, ang media po ngayon sa Pilipinas nasa interesting pero very challenging na sitwasyon. Unang-una po, ang mundo po talagang nagbabago. Ang kinakaharap po natin ngayon yung sa punto de vista ng tungkol sa environment, humaharap po tayo ngayon sa tinatawag natin na climate change. At sa panahon po, sa ngayon po, nakikita po natin so far, so good po ang ginagawa ng media para sa usaping ito. Although, may mga feedback
rin tayo sa media tungkol sa bagay na ito. Unang-una po, isang malaking question po ngayon, hindi lang po dito sa Pilipinas, maski sa ibang panig ng mundo, kung ano po yung role na ginagampanan ng media sa gitna po ng climate change. So, napansin po kasi dito sa atin na although very helpful ang media sa pagre-report ng mga bagay tungkol sa disaster, ang nakikita po nila parang may kulang pa sa gawa ng mga taga-media. So ano po ba yun? Like for example po, sapat po ba na i-report lang po ng mga media people yung nagaganap na crisis kapag may disaster? Or baka ano pa po ang kulang doon sa pagre-report ng media? So, yun po yun. At isa pa po na interesadong bagay dito sa panahon natin ngayon ay yung advent po ng alternative media o yung new media na sinasabi. Mm-hmm. Na ang traditional media na meron po tayo ngayon ay wala pong choice kundi harapin or sabayan or makipag partner dito sa alternative media na meron tayo. Mm-hmm. So, po. Yeah. We'd like to welcome Attorney Regie Jularbal of the Kapisanan ng mga Brodkaster ng Pilipinas. Medyo na traffic lang siya, but according to some in Malacañang, traffic is just a manifestation of progress. So, we're happy kasama natin si Attorney Jularbal. Attorney, let me ask you, ngayon, maraming istasyon ng radyo at telebisyon. How do these stations manage to stay afloat, considering the competition? Magandang umaga, Melo. Magandang umaga, sir. Morning. Yung sa mga istasyon ngayon, talagang napakahirap na i-maintain yung viability. And lalo na sa probinsya. At ang nangyayari sa probinsya para ma-maintain yung viability is nagiging laganap na ang practice ng block timing. At maraming mga istasyon that allocate airtime for independent broadcast but paid airtime. Yun ang nangyayari doon, Melo. So kung ganun po ang sitwasyon, nawawala yung talagang mission, vision statement ng networks dahil pagbibigyan nila yung mga block timers? Hindi naman siguro not exactly nawawala yung mission, vision. No? Ang nangyayari is during the time that is block time, nawawalan sila ng full control over what goes on the air. No? At kaya nga sa KBP, nag-create na tayo ng, including yung block timers, yung accreditation para masala ang mga block timers and block time broadcast. At meron tayong rule sa KBP na maski block timer yung gumagamit sa airtime, this station is still primarily liable. Yeah. Tatalab pa po ba yung disclaimer na ang himpilang ito ay walang kinalaman sa sinasabi nitong... Alam mo, Melo, maski ganun ang disclaimer, the truth is even legally, dahil sa prangkisa ng istasyon, sila ang liable primarily for what goes on the air. Really? Now, Secretary, sa ganitong sitwasyon, anong nakikita niyo bang trend? Dahil nabanggit ni Attorney Jularbal, meron ng mga block timers. And usually, block timers are people who have vested interests. Mainam po siguro na kung sino man yung may-ari o nangangasiwa ng istasyon o kung sa print naman ay yung pahayagan, pairalin pa rin yung mataas na kalidad ng pagiging ethical at responsible. Yun po siguro. No? At just sa aspetong yan, kung papahintulutan ninyo, I'd like to share an example na natutunan ko mula sa ating mga practitioners, media practitioners sa Mindanao. Ang kanila pong ginawa kasi parang counter-cyclical. Nung hindi pa masyadong uso, nauna na sila doon sa pagkakaroon ng online newspaper. Ito po yung
Ang tawag po nila doon ay yung Minda, Minda News. At pagkatapos, nung naging sikat na sikat at tanggap na tanggap yung new media o yung social media, saka naman sila naglabas ng hard copy edition. Na yung kanilang new media, na-maintain nila na araw-araw, no? 24/7 yung website nila. Yung nilabas naman nilang hard copy edition, every week. At samantalang, theoretically, no, libre yung access ng mga mambabasa doon sa online edition, yun namang sa hard copy ay nangangalap sila ng paid subscription. No? At ito yung pangkat ni Binibining Caroline Argillas, na dati ay kasapi sa isang broadsheet na pambansa. At ang sabi niya, nagkaroon daw kasi sila ng realization na tila limitado yung space na binibigay sa kanila, kaya mas mainam na sila na mismo ang magkaroon ng sarili nilang space. At yung interesting development doon naman sa bakit nila ginusto na magkaroon ng hard copy. Ang sabi nila, doon kasi sa online, masyadong mabilis yung dating ng impormasyon. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nagkakaroon ng sapat na verifikasyon nung lumalabas. No? Kaya tila ang natutunghayan natin, puro breaking news. No? At doon sa breaking news, eh kung ano yung unang nasagap, yun yung unang ipinapahayag. At dahil doon, sinabi nila, importante yung tamang-tama itong inabot sa atin, ating kaibigan si Linggoy. No? Importante yung truth-telling. Kaya't dapat ay merong proseso na pag-filter o pag-verify ng impormasyon. Ito naman eh, dapat linawin din natin. Doon sa filtering, verification, baka sabihin naman natin, dahil gobyerno ang nagsasalita, ang ibig sabihin ay censorship. Hindi po. Kailangan lamang dyan yung verification. Kung nangyari ba talaga, no, naganap ba talaga. No, halimbawa, bibigyan ko kayo ng real-time example. No, dahil araw-araw ay hinaharap ko ito sa aking trabaho. No. Merong isang radio reporter sa Malacañang. Ito po ang tanong niya sa akin. Ito yung text. Kasi text message na lang eh. Sabi nga ni Melo, dati tatawag pa sa PLDT yung may dial ng telepono. Aasa pa na hindi busy, di ba? Kung busy kasi, makikiusap ka pa kay party line. May I use the phone, di ba? O ito po ang tanong sa akin. No? Good morning, Secretary, for your comment po and reaction. May report po ng warning ng massive displacement of local and foreign workers since next year. Eh, siyempre naman po, bagong gising ka sa umaga, ito yung una mong matutunghayan, medyo nakaka-excite po ng konti. So ang sagot ko lang naman, pwede kayang malaman ang basis, no? Dahil hindi naman sinasabi dun sa iyong text kung paano o bakit magaganap yun. Kasi di ba parang isusubo sa iyo yung tanong na medyo nandoon sa generalized ang pag-frame noon. No? Eh, sana man lang nilagay, eto po ang link. Hanapin niyo po dito sa dyaryong ito. Well, ginawa naman niya. Pero doon lamang sa second instance yun. No? Saka na lang niya sinabi kung saan pahayagan, kung sino ang nagsabi. At dahil doon ay nagkaroon naman ako ng pag-unawa doon sa kanyang tinatanong. So sa akin palagay, yan yung isang importanteng dynamic doon sa nagaganap ngayon. No? Yung fast breaking kasi, no? 24/7, but I believe it increases the importance, no? Na ma-verify natin yung katotohanan nung iniuulat. No? Dahil ayaw naman nating lumikha ng ligalig o pangamba sa ating mga mamamayan. No? Lalong-lalo na sa kasalukuyan. No? So in the course of a day po, marami po ako natatanggap na text message.
5, 6, 7, puro patungkol sa ISIS. Kesa daw merong caliphate, meron daw ganito, may ganyan. No? Napakaraming mga ulat na kung tutusin are in the nature of raw information or unverified reports. Kaya pag tinatanggap natin dyan, ang first pass po natin ay i-refer doon sa security agencies. Para sila na ang magsasabi, opo, natanggap din po natin yan, sinusuri po natin yan. Yun po siguro ang mahalaga doon sa kasalukuyang sitwasyon natin. That while we enjoy the benefits of modern technology, na real-time, natatanggap natin yung impormasyon, that we also assume the responsibility of verifying the veracity, the truth of the streaming information that we constantly receive. Very well said. Attorney Jularbal, sa inyong experience sa KBP, pag sinabing balita, ito yung may urgency, di po ba? At dapat kasabay yung accuracy. Pag may competition, paano yun? Napakaganda yung sinabi ni Secretary dahil nagiging applicable sa ating mga istasyon ngayon. No? Sa aking pamamahala ng isang istasyon, sa isang araw, sandamakmak ang mga news ko no, na matatanggap ng desk. At role ng mga managing aides na salain nito. Dapat kung hindi nila alam yung source or hindi trusted source yan, hindi yan considered balita, chismis yan. No? Hindi dapat ine-ere ng responsible na broadcaster yan. No? In many cases, maski kilala mo yung source, kailangan mo rin suriin whether primary ba yung sinasabi niya, nandun ba mismo o nasagap lang niya sa isang kaibigan. Kasi marami ngayon na correspondent na mas kinasagap sa kaibigan, pinapalabas na primary yung source niya. No? So, kailangan suriin yun. No? At yung sa mga new media na tawag natin ngayon, at ito ay bunsod ng teknolohiya, palagi kong sinasabi nga, dahil maraming attempts of even our friends in broadcast, to put up their own alternative media, no? Hindi problema kung musiko lang 'yan, no? Pero pag balita na 'yan at komentaryo ang pinag-usapan sa new media, palagi yung sinasabi sa kanila na ang currency nila is always credibility. Kung walang credibility 'yan, siguro unang bugso dahil kanyan novelty pupuntahan 'yan. Pero pag eventually pag nakikita na hindi credible 'yan, eventually, hindi rin susundin yan. O, it will not be seriously followed. Yun ang kwan dyan. Sir, may tanong ako. Sinabi nyo nga yung new media, no? Kasi ngayon, isang picture lang at i-upload lang sa Instagram, umaabot na yung share kung saan-saan. So, napakaswerte ng government natin kasi yun yung time ng new media. Ngayon sa social media pa lang, isang picture lang, wala na kung saan na umabot. Sir, paano po hinahandle ng government yun pag isang picture lang ni Pinoy, kung saan-saan na umabot, ano yung mga sinasabi nila? Mismo pong ang pamahala natin ay mayroong new media outlet. Yung pong website ng ating Pangulo, president.gov.ph. At nakapaloob doon ay yung kanyang Facebook account at saka yung kanyang Twitter account. Meron din pong Instagram account yun. At sa Facebook po, ang ating Pangulo ay panglima sa hanay ng pinakamaraming fans ng kanyang Facebook account. Siyempre po, ang number one dyan ay si Vice. Hindi po si Vice President, kundi si Vice Ganda. Talagang meron tayong concern sa lipunan. Ano? At doon naman po sa Twitter ay number 10 po siya. No? At kapansin-pansin din, na doon sa hanay naman ang pinakamaraming followers sa Twitter, just like in Facebook na pinakamaraming fans, ang kasabay lang po ng Pangulo doon ay mga showbiz personalities.
No, siya lang po yung political leader na nandun sa pangunahing anay. No, bukod pa riyan, merong official gazette na website ang ating pamahalaan na kung saan ina-upload in real time. Halimbawa po ngayon, ano, merong talumpati ang Pangulo sa PICC, yung regional conference ng WHO. As we speak po, kapag inumpisahan na niya yung kanyang talumpati, no, hinahanda na yung pag-upload. No? At pag na-verify na yung, bine-verify kasi against delivery. Kapag the moment he finishes his speech, marami pong salamat, pinalakpakan siya, that exact time, ia-upload po yung buong speech na mismo ng Pangulo. No? Kaya ina-embrace po ng ating pamahalaan itong new media, no? Lahat din po ng mga government agencies ay hindi lang po ini-encourage kundi nire-require na magkaroon ng website. Sa katunayan, yung mga empleyado ng ahensya at mga opisyal ay hindi makakalahok doon sa performance-based incentives ng pamahalaan, no? Kung wala silang seal of transparency na tinatawag. At yung seal of transparency consists of the following. A fully functioning real-time website. Hindi yung website na 19 kopong-kopong pa yung nakalagay doon. Pangalawa, dapat ay nilalahad din nila sa website yung kanilang major budgetary disbursements. Halimbawa, yung isang tanggapan ay mayroong capital expenditures of so much to procure so many vehicles, dapat nakalagay yun sa website. At pwede rin yung maging forum for citizen inquiries or citizen suggestions. Kaya nga sinasabi namin, kahit hinihintay pa natin yung pagsasabatas ng Freedom of Information Law, ay isinasagawa na ng pamahalaan yung mga prinsipyo at yung mga hinahangad natin na transparency features. Dahil very active ang pamahalaan sa paggamit ng new media para magkaroon ng real-time 24/7 access ang mga mamamayan sa kanilang pamahalaan. Let me ask you this, Secretary. How do you deal with agencies who seem not to put emphasis on the new media? There are agencies, there are offices na sulatan mo, hindi ka malang sagutin. Paano po yan? Mainam na tanong mo yan, Melo. No? Meron po tayong batas. Ang acronym ay ARTA, A-R-T-A, Anti-Red Tape Act, that requires all public officials to respond immediately to citizen concerns. Subukan nyo po ito. Magpadala kayo ng sulat sa akin. No? Kailangan ay within a particular time frame ay sinagot ko na yung sulat mo. At sinabi ko na sa iyo kung anong aksyon ang aking ginawa. No? Halimbawa ay nirefer ko ito sa another agency. Dapat ay nasabi ko na sa iyo kung kanino ko nirefer, nabigyan kita ng kopya. Hindi po pinapahintulutan yung matagal na pagbibinbin ng mga usapin at hindi pagtugon sa request ng mamamayan. Yung pong civil service natin, naglunsad ng isang kampanya na kung saan nire-rate po nila yung frontline agencies natin in terms of responsiveness to the public that they are serving. Halimbawa po, frontline agency, Land Transportation Office, magpaparenew po tayo dyan ng lisensya o ng car registration. Minomonitor po yan ng civil service kung gaano katagal ba yon, ilang proseso ba ang pagdadaanan, at meron ba dyan fixer o nagpapatagal ng proseso. Especially po doon sa aspect ng frontline services. Yan po ay masugid na minomonitor ng ating pamahalaan through the Civil Service Commission. May reaction yata si Atty. Regie. Hindi,
Gusto lang akong idagdag, Melo, no? In fact, pagtatahiin ko yung mga nabanggit. Dun sa technical working group ng Freedom of Information Bill, naging issue yung period of responding. And kasi may penalty clause yung sa FOI bill that if you fail to respond within a certain period, meron administrative and penal provisions yung fine and imprisonment. So naging concern ng Civil Service Commission yon. At ang isang input na binigay ng KBP dyan to resolve that issue was, if the information being demanded is already available in the website of the agency, it is considered to have been answered. Para hindi mo na kailangan sagutin. In fact, it will be an incentive of the agency to upload all the necessary information para pag may magtatanong, ituturo lang yung website at wala kang penal provision. So that was an input from the KBP para yung transparency is may incentive to be transparent, and that is to avoid the criminal and administrative penalties. Very well. Professor, how would you know kung ang balita ay balita at hindi spin? Yan. Maganda pag-usapan yun. Kanina po naalala ko po yung sinabi ni attorney na ang edge talaga ng mga news website, ng mga online news websites ay yung credibility. May isa pong study na nagsasabi na may mga about 1,000 respondents na tinanong, at tinanong sila kung kayo ba ay nagbabrowse, tumitingin ba kayo, where do you get information? So ang sagot po ng mga respondents na tinanong, 68% sa kanila ay nagsasabi na halos everyday ay tumitingin sila sa mga online news website. 68% po yun. And then yung iba, kumukuha po sila ng mga balita. Yung remaining, yung mga ilang percentage, mga 32% or mga ganung porsyento sa mga social networking sites. So dito po, makikita po natin na ang mga tao ay naniniwala pa rin doon sa credibility. Hindi komo, ito yung mga new media natin, nandito yung mga iba't ibang klaseng posibleng source ng information, na sumasala rin sila kung sinasala rin nila kung saan sila titingin ng balita. Kung paano namin malalaman kung ito ay totoo ba talaga or hindi, ako ho personally, titingin pa rin ako kung saan nang gagaling na website itong pinagmumula ng information na to. Sino ang source nito? So ako po, dun sa bahaging yon, napakalaki pa rin ng edge. Meron pa rin talagang malaking role ang traditional media sa pagpapalabas ng makatotohan ng impormasyon. Kasi people know kung ano ang disadvantages ng iba't ibang anyo ng alternative media. Okay. Secretary, paano po yun? Pag-isig nyo sa umaga, marami ng text messages sa inyo. Pero how do you deal with issues like, paano ika si Secretary Alcala, si Secretary Abad, paano yung ISIS at iba pa? How do you prioritize the issues that you will discuss in the morning? That's the question, bago tayo magbukas ng floor for our media friends. Mainam na naitanong mo yan, Melo, no? Ang napansin ko kasi, siguro pwede magkomentaryo at yung mga kaibigan, parang ano tayo eh, meron tayong presidency-centric media. Ano ibig sabihin? Lahat ng nagaganap sa ating bansa, hinihinga ng reaction from the palace. As if ang sentro ng mundo natin ay yun lamang nangyayari sa Malacañang. So, as a matter of policy, ito po ang ating patakaran. Halimbawa, patungkol sa West Philippine Sea o sa South China Sea. O halimbawa, meron daw talumpati yung ambassador ng People's Republic of China on the occasion of the 65th anniversary of their country. Nandun ako. O yun. Tapos marami yung nagsasabi, bakit kaya na dun sa kanyang toast ay hindi niya binanggit specifically ang pangalan ni Pangulong Aquino. Samantalang doon sa toast ni Undersecretary Lula del Rosario in behalf of the Philippine government
ay in-specify by name ang pangalan ng President of the country at ng Prime Minister. No? Noong tinanong po kami dyan, ang amin lang standard pong kasagutan, hihintayin namin ang pahayag ng Department of Foreign Affairs. Dahil po meron tayong sinusunod na protocol na kapag patungkol ito sa relasyon ng bansa sa ibang bansa, we defer to the DFA as the primary authority. Ganun din po sa iba't ibang mga ahensya. Limbawa, maraming nagpapadala sa akin ng text kung okay daw ba yung sinasabi ng House Committee on Energy o ng Senate Committee on Energy. Pag ganun po, automatic po nire-refer ko doon sa Secretary concerned. O limbawa, merong naliligalig sa Tacloban. Bakit daw yung mga informal settlers ay pinapaalis doon sa kanilang mga tirahan? I would refer something like that immediately to Secretary Singson. At bago ako sumagot, ay iniintay ko yung kanilang katugunan. Dahil sa totoo lang, sila naman talaga ang tuwirang nakakaalam nung issue na yon. At pinagbibigay alam ko doon sa mga kagawad ng media na nagko-cover sa palasyo na dapat ay kunin natin yung verified information directly from the primary source. Dahil yun naman ang magiging kapakipakinabang para sa ating lahat. Very well. We will open the floor to our friends from the media. Alam ko may isang gusto magtanong dyan tungkol sa privatization ng Channel 13. Pero hintayin na lang natin kung itatanong talaga. Oh, Linggoy Alcuas, happy birthday. Thank you. Magandang umaga po. Morning, Linggoy. Bilang birthday gift, ang hinihiling ko kay Melo is meron akong ano, several whereas clauses before asking the question. So, dalawa lang muna. Okay. Pupunta muna ako sa tanong. Ayun. Okay. Ang tanong ko, ang sagot ko sa what is the state of Philippine media is punta tayo sa the taste of the pudding is in the eating, okay? In relation to graft and corruption. Noong hindi po free ang Philippine media, sa kalagitnaan, dark ages ng martial law, ako po ay nagtatrabaho sa isang dealer ng electronics, communications equipment sa Philippine Constabulary, Integrated National Police, DND, AFP, etc. At ang lagay noon ay 10% from top to bottom. From the highest secretary to the lowest clerk. Ngunit nung naging libre na ang media in 1986 to 2014, ay lumaki po yung 10% na kuminsan po ay 90% na. Okay? Ngayon, babalik ako dun sa isang whereas clause. Aside from working, noon lang ako halos sa naghanap buhay sa buhay ko. Okay? Pero ako po ay may karanasan as a columnist in several papers, but more as PR for opposition, public relations. Okay? Both above ground and underground. Ako naman po ay, what do you call, pumupunta sa mga 10 kapihan bawat linggo for the past 15 years. Okay? At nakita ko yung kaibahan ng being able to do media relations, public information without spending as opposed to having to spend. Ako naman po ay nakaranas na rin na nag-handle ako ng 1 million worth of payola noong panahon po ng Aquino administration. So, well-rounded po ako. Ang hindi ko po maintindihan, bakit itong free media natin parang hindi nakapagsilbi na preno sa inflation ng corruption na mukhang lumalabas
na si Marcos is a better friend sa corruption than thousands of media practitioners in the Philippines, including na the foreign media that parachute here once in a while. Thank you. Okay. So, yung level of corruption, what would you say to that, Secretary? Corruption in media, ganun din kay Attorney Jularbal sa KBP. Does it still exist today? Yun, ganun. Tama? Tama ba? Did I get you right, Lingoy? Well, it always existed. Pero okay. The level of inflation is astronomic. It might go beyond 100%. Okay. Thank you. Siguro, babalikan ko na lang yung aking paunang salita na para po sa ating Pangulo, wala po siyang pagnanasa at wala rin pong ginagawa ang pamahalaan na anumang pagpigil o pagbusal sa ating media. At lalo rin po higit ay hindi po nag-e-engage ang ating administration sa tinatawag po niyang media corruption. Masasabi ko po ito, pwede niyo pong suriin ang budget ng aking tanggapan, no, which is slightly over 1 billion pesos distributed over so many agencies. At wala po talagang halagang malakihan na masasabi natin na ginagamit sa paraan na tinutukoy. No? Dahil lang sa amin na lang po, kahit na rin siguro makapagsasabi, kung ano yung katotohanan, ay lulutang din naman ito. At ang ating mga mamamayan naman ay matalino na pwede naman nilang suriin kung ano ang tama at hindi tama. At sa aspeto din yan, siguro ay matimbang din yung responsibilidad ng mga mamamayan na isiwalat kung meron silang nakikitang korupsyon, no? Dahil sinasabi nga po, it takes two to tango. No? Kung merong nagbibigay ng, kung merong tumatanggap, ay dahil nagbibigay. Meron din nagbibigay. No? Pero sa amin po ay wala po kaming patakaran na sumusuporta dyan at naniniwala po kami na kinakailangang pairalin yung integridad dahil kung kami po mismo ang lalabag dyan sa patakaran na yan, niloko lang po namin ang aming sarili at nilinlang ang mamayan na hindi po namin gustong gawin. Thank you. Attorney Jularbal, could it be possible na may kinalaman ito sa uri ng pasahod ng mga himpilan ng radyo sa kanilang mga kawani? Dahilan sa meron tayong alam ng mga reporters na kukuha ng kanilang sahod sa mga sponsors. Mabuti ko yung sponsor ay may tindahan o may drugstore, pero kung sponsor ay maghuwiting, paano yun? Hindi po ba? Tama ka dyan, Melo. May influensya yung pasahod, no? Because mga kumpanya ngayon ng broadcast, mga network, meron yung tinatawag nilang regular employees, in which case hindi masyadong problema yan dahil napapasahod sila ayon sa labor code. Pero meron din yung mga freelance correspondents at kuminsan nababayaran lang sila ng o nabibigyan ng sweldo base sa mga binibigay nilang mga report o fina-file nilang report. So meron malakas na tendency pag ganon na ang mga freelance or attached correspondence, maghanap buhay sa mga ibang paraan. At dun, ayon nga sa ating code of conduct sa KBP, considered bribery if a reporter receives benefit or compensation for suppressing, hindi lang positive, including negative, suppressing or suppressing news or bringing out a news which is unverified or kung may spin nga yung sinasabi mo kanina, no? Okay, maliwanag po yun dahil may pagkakataon daw kasi mayroong mga freelance journalists, hindi freelance, ha? Freelance Tracy Lange. Wala pa magtatanong, eh. Tracy Cabrera po. Yung lesser important question muna,
Ano ang take nyo dun sa mga media practitioners? We're also consultants in several government agencies like the PhilPost, sa MWSS. So I'm privy with some members of the National Press Club who are also consultants. Sa PhilPost, ganun. Anong take nyo sa ganun? Yes, please. Baka po mas mainam yun na lamang self-regulation. Sa akin pong pagkaalam, sina Regie at yung KBP ay may pinapairal na code of ethics o code of conduct. Siguro po dapat ay asahan din nating merong similar na code na ganyan doon sa iba pang mga samahan na mga mamahayag. Ang posisyon po namin, we prefer na mag-self-regulate na lang po ang mga practitioners. No? Dahil any action on the part of the administration may be construed differently. No? Kapag pumasok po tayo diyan sa aspeto ng pag-regulate ng behavior ng mga media practitioners. Eh, paano ho yung agencies na tumatanggap ng consultant na media practitioner? In that case, no, dapat sigurong suriin din ng mga heads of agencies nila kung ano ang mga ethical repercussions noon, no? At i-discourage kung merong obvious or possible conflict of interest. Okay, yung more important question po. You mentioned a while ago na there was a comment from one of your colleagues as an information officer na dito sa Pilipinas, we have the most free na media. Ano ba impact nito? Is it good or bad for us? Kasi the other countries who have this internal security thing are more developed than us. Whereas tayo, we have the most free media, pero we're the most poor. Baka pwede ring i-qualify ng konti yung we're the most poor. Dahil kung titignan lang, I'm not arguing, no? We are not yet out of the woods, pero siguro naman nakakakitaan na rin tayo ng potential for emerging. I-quantify ko po. Kasi ganito, I've been with the media for the past 24 years. And I've seen the worst and the best. The best was when I was in the Journal Group of Publications. I was receiving as much as 30,000 a month. Kasi regular employee ko. Kanya lang, nagkaroon ng problema because of naging union leader ako, sinibak ako. Anyway, pag nag-start ka sa low, yung kagaya ng mga tabloids like Remate, Hataw, this is small tabloids. Anak ka na ng Diyos. Ibig sabihin, you're good friends with the publisher and they use your story every day. But your earnings would hardly hit 5,000 a month. Which will, nakita niya naman talaga, kawawa. Kaya marami akong kasama sa media na they do other stuff to augment their earnings. So yun ang sinasabi kong poor. Kasi if really nagde-develop ang country natin, if our economy kasi boom talaga, hindi dapat ganun eh. Kasi di ba, pag sinabi mong media, respetado, uy, taga-media yan. Pero hindi nila alam, kumukulutan yan sa gutom. Okay, thank you very much. Would you care to react? Eh, siguro po, pag nagde-develop din ang isang bansa, nagkakaroon din ng broader range of options para doon sa mga may talent ng pagsusulat. At hindi naman siguro yan malilimita doon sa traditional media. At isa pa, nag-evolve din kasi yung media. No? Yung ability to pay salaries, sa pagkaunawa ko po, no? Product po kasi rin yan ng market forces. No? Kung maunlad yung negosyo ng dyaryo o ng radyo, malaki ang revenue base niya, malaki din yung kanyang pwedeng ibahagi as salaries. No? Pero meron din naman po tayong other side that every person can be a publisher. Every person can be a broadcaster. Dahil nga doon sa new media natin, no? Pwede kang makilala katulad ni Arnel Pineda. No? Hindi na siya nagpunta sa New York. Siya ay naging
miyembro na ng isang world-class band, no? Hindi nakatulad nung pinagdaanan pa ni Lea Salonga, no? Ibig sabihin, nag-evolve naman yung media at yung tunay na creative talents ay magkakaroon naman ng lugar, no? Hindi naman nalilimita doon lamang sa traditional media organizations. Very well. Yes, please. Raymond from CBCP News. Secretary, bukas po yung deadline ng filing ng motion for reconsideration sa case ni Justice Gregory Ong. Nung lumabas po yung dismissal nung September 23, according dun sa decision, wala naman talagang clear evidence, no po. Pero ang media po ay talagang binira siya ng binira. With regards dun po sa paghahanap or pag-verify ng truth, paano po yun if kasama po doon sa tumitira sa kanya government agencies at meron pa pong news na lumabas na ang palasyo lords nga yung nangyaring decision? Doon na lang sa last portion, no? Dahil bahagi po ako nun. Masasabi ko po, wala po akong participasyon o kinalaman, no? At ang amin naman pong position hinggil dito, yan ay desisyon na isinagawa ng separate and co-equal branch of government, which is the judiciary. Kaya't ginagalang naman po namin ang kanilang mga proseso at lahat naman po ng institusyon ng pamahalaan, maging executive, legislative, or judiciary, would be accountable to the laws of the land and to the bar of public opinion. Yan po ang aming position ng ganyan. Okay. Yes, please. The gentleman from IBC 13. Good morning po, Secretary. Greg Gregorio from IBC 13. Ang tanong ko po medyo related pa rin po sa corruption. I'll start with yung sinabi po kasi ni Professor Arsenia kanina sa opening remarks. Parang may malaking katanungan kung anong role ng media ngayon. Parang itinuro po kasi sa universidad namin no, habang kami nag-aaral pa lamang, ang media daw po ay watchdog ng government na magbabantay sa gobyerno para sa kapakanan ng publiko. Ngayon po, makikita po natin since EDSA revolution, the media has been very free and very aggressive sa paghahanap, pagtutok ng mga pwedeng i-expose na maaaring anomalya or anuman sa gobyerno. Tingin po ba ng pamahalaan ito pa rin ay healthy bilang watchdog or medyo bias dahil kahit yung mga basta lahat po ng posibleng anomalya na hindi naman natin na-verify pa inilalabas at minsan may masamang epekto sa pamahalaan. Para naman po kay Professor Arsenia, ito po ba sa social picture po, ito po ba healthy pa rin para sa atin pong estado ngayon? Okay. So yung bang kalayaan nakabubuti o nakasasama? Yun po ang tanong. Paniwala ko po mas nakabubuti. At mas okay na rin po siguro kung ang mga excesses ay nandoon pa rin sa aspeto ng pagkakaroon ng kalayaan as opposed to sa wala po tayong kalayaan. At yung sa watchdog, familiar po ako dyan dahil for more than 25 years, I was writing a column for a business newspaper. At tapos sinabihan ako, may patakaran yung pahayagan na yun in consonance with the Code of Ethics of the Philippine Press Institute na yun daw nagsisilbi sa gobyerno ay hindi dapat na sumusulat ng column sa dyaryo dahil nga doon sa concept na the newspaper is a watchdog of the government. So kung ikaw yung watchdog, yun na nga, no? Pero ang masasabi ko na lang, siguro in addition to being a watchdog, meron din namang responsibilidad ang media na ibalita kung merong kaaya-ayang balita na totoo namang naganap, no? Na makakatulong din sa pag-unlad ng ating bansa.
siguro yung balance lamang, no, na lahat ng kaganapan, good and bad, ay naire-report, basta lamang tumatalima tayo sa katotohanan. Okay. Yes, Professor. Naniniwala rin ako na mas maganda rin na yung may freedom. Kasi although kuminsan nga, may excesses, may sobra rin, di ba? May masama rin naman yung sobra. Pero maganda pa rin na may kalayaan ang mga tao na mag-express kung ano yung reklamo nila, kung ano yung feedback nila sa gobyerno. Babalikan ko yung kanina na nabanggit mo tungkol dun sa new media. Maganda siya kasi nakakapagbigay ng feedback yung mga tao. Kumbaga parang mas naririnig yung boses nila. Pero siguro dapat din nating tandaan na although ang new media ay nagbibigay ng pagkakataon na marinig yung boses ng mga pangkaraniwang tao, at the same time, pwede ring magamit ng gobyerno para sa repression itong social media, itong new media na sinasabi natin. Although sa Pilipinas kasi, pwede pa rin nating sabihin na mabait pa rin ang gobyerno kasi kahit na may minumura ka na isang particular na tao, hindi naman sasagot ng sa ganung level ang gobyerno. Pero sa maraming bansa kasi, magsasalita ang mamamayan, and then alam agad ng gobyerno kung paano i-deal yung ganung bagay. At definitely, yung nagsalita na yon, may repercussion siyang matatanggap. So swerte pa rin tayo dito. But do you believe that the social media is a way for government to find out how people feel of what's going on? Opo. Kasi ano yun eh, iba't ibang tao ang nagre-react sa social media. Meron diyang mayaman, may mahirap, may simple lang. So in a way, makikita pa rin ng gobyerno, kung nagbabasa yung gobyerno ng mga feedback sa social media, more or less iba't ibang opinion din mula sa mga tao ang makikita niya. So in a way, democratic siya kung tutusin yung proseso ng social media. Okay. Napakaganda nung paksa na yun. May follow-up? Follow-up lang. Ay, last na lang po for Secretary Coloma. Sir, lagi naman pong sinasabi ng pamahalaan na ang administrasyon ay nakatuon sa kung ano ang totoo. Ngayon po, sa kabila po ng mga exposition na minsan kasama ang mga appointees ng Pangulo, masabi po ba natin na ito po ay nakatutulong pa rin sa tuwid na daan ni Pangulong Aquino, kahit na ang mga tila ay na-expose ay ilan sa kanya mga appointees. Nadadamay. Opo, nasasakot. Nadadamay. Okay. Madalas na rin po may tanong yan. Ang sabi lang po natin, mere allegation is not enough. At paano naman po yung serbisyo publiko natin kung lahat ng mga babatuhin ng mga paratang ay medyo balat sibuyas, na masyadong sensitive o magre-react agad, no? Talaga pong kinikilala na lang natin, nakasama yan sa trabaho, at ang hinihiling lang naman ay konting fairness, no? At ang mahalaga po ay yung prinsipyo ng accountability. Kung meron pong ibabatong paratang sa sinumang public official, no matter how high or how low the position is, meron po tayong accountability. Kung ito ay question regarding a public official's properties or wealth, ay dapat panindigan yun sa pamagitan ng kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. No? Sinasabi lang po natin, we are accountable in terms of the laws of the land, and we are accountable to the bar of public opinion. Okay. There's nothing wrong with being a watchdog. The problem is when somebody gets to be a lapdog. Yun ang problema. Okay. Secretary at Attorney Regie, yung ratings game, paano kasi lumalabas na kung ano gusto ng tao? Anong impact noong ang balita mo kunwari Maguindanao massacre update, tapos biglang papasukan ng nagsampalang artista? Ang naaalala yung nagsampalan, hindi yung issue ng Maguindanao massacre. How does it appeal to you? What's your take on this? Is it because of the free market? Is it because of competition? Or is it because of sheer production design? Yung dungkol sa ratings game, sa broadcast, no? Obviously, and
undeniably, it is an important factor in structuring the programming of a station. Dahil kailangan engaging palagi ang mga programa para ma-hold yung attention ng public. Lalo na ang competition ngayon ng traditional broadcast is yung new media. Kung titignan natin ang mga kung saan kumukuha ng balita ang tao, mas maraming kumukuha ng balita sa IP-based media kaysa sa traditional media. So, yung rating is very important. However, having said that, ang rating should not be the determinant of compromising truth. Yan ang bagyan. Or flippant news. Kailangan maski sa design ng programming, may hiwalay yung tunay na balita sa mga usapan chismisan. Okay. Very well. Secretary. When do we get to see Channel 4 as the BBC of the Philippines? Marami pong pera ang kailangan dyan. Okay, ito na lang po. No? Sa isang banda, mapalad din naman po tayo dahil hindi masyadong moderno ang inabutan nating kagamitan. No? Dahil kinikilala naman natin, kinakailangan na mag-transition from analog to digital. So, ibig sabihin, walang masyadong equipment ang masasayang. At pag-adapt natin ng bagong technology, ay yung bago na kaagad. Pero malaki po talagang halaga ang kailangan dyan, pero inuumpisahan na po natin yung modernisasyon ng ating people's television. At ang ating gagamiting teknolohiya ay yung ISDBT, no? Yung Digital Terrestrial Television, na Japanese system. At kaya po nagpasya ang Pangulo na ito ang ating gagamitin. Yung pong sistemang ito, merong built-in emergency alert system. Kung maalala natin yung Great Northeastern Earthquake in Japan na sumira doon sa Fukushima nuclear reactor noong March of 2011, kahit na po bumagsak yung lahat ng electricity and power sa buong Japan, nag-set on po kaagad yung kanilang alert sa kanilang mga mamamayan, activated through smartphones. Kaya halimbawa po, lahat ng nakasakay sa bullet train, nalaman po nila yung earthquake sa Fukushima, they were able to alight safely at the next station. At hindi po nagpanic ang mga mamamayan. So yan po ang isa sa mga building blocks ng bagong broadcasting system natin, na lalahok din naman yung buong broadcast industry, no? Dahil NTC ang nagpapalaganap nito at mapapakinabangan ang mga mamamayan dahil nga hanggang sa level ng smartphone ay gagana yung emergency alert system, no? Na kapag merong emergency, halimbawa ay lindol o kaya ay baha, no? pati sa ngayon, no? Problema nga kasi, yung halimbawa ay bubuhos ang ulan ng 3:30 o 4 o'clock ng hapon. Siguradong monumental traffic jam na yun. No? We are trying to improve the system of emergency alert such that pati po mga ordinaryong mamamayan matatanggap na kagad yung thunderstorm advisory na ganun. No? At kung saan mga lugar, memorized na kasi ng MMDA yan. Eh, no? Kapag bumuhos yung ulan, siguradong 1 to 20 streets will be flooded in the next 1 hour. No? Kaya dapat ay iwasan na lamang yun. No? It will not be prudent, nasasagasa pa doon sa ulan at sa baha. No? So yan po ang sistema. Pero yung sa PTV, kapag natanggap po natin yung needed technology, potentially, pwede pa tayong lumikha ng additional channels kasi yung may stretch yung capacity ng kanyang bandwidth. No? At ang balak po ay mag-establish ng mga channels for education, history, and culture. At ang modelo pong sinusunod natin, katulad ng binanggit mo, Melo, ay yung public service broadcasting na kung saan ay meron lahok yung mga stakeholders natin. No? Yung mga katulad ng ating kaibigang profesor, the academe, yung cultural sector, educational sector, business sector, no?
meron silang maaaring maging partisipasyon dyan dahil public service na ang nagde-decide ng programa ay yung iba't ibang sektor ng lipunan, hindi yung pamahalaan lamang. Hindi na po ako makakakita ng pampaputi ng kilikili rin sa Channel 4. Pinipace out na po as we get more revenues. Okay po, salamat po. Yes, please. Sige po, papahingi lang po ako ng paumanhin. Baka po ito o isa pa ang aking kaya na lamang tanggapin dahil meron po akong mahalagang pagpupulong na nag-umpisa na po 1 hour ago. Yes, Tess. Salamat, Secretary. Ito po ay para sa inyo. Ano po ang take niyo or when do you say or how do you balance between the perception of people, yung tinatawag na bar of public opinion, at saka yung pagtugon niyo sa mga news na binabalita. In other words, how do you, what measure do you give to public opinion such that pwede niyong masabi sa inyong mga programs, especially when you come on air, na pwede niyong sabihin, ito po ang nakikita naming balita o opinion ng mga tao at ito po ang aming tugon. Or are you just relying on basically news? Yung talagang outright news lang. Kasi kung gusto ninyo ng maging transparent sa mga tao, kailan papasok yung punto na pakikinggan ninyo ang opinion ng tao regarding certain feelings or emotions about particular aspects of government or governance particularly? Mahirap yatang sagutin. Ganito po, no? Sa lahat naman ng... Opo. Opo. Opo, opo. Pero how much of the bar do you want to put up para matutunan nyo? O sasabihin nyo lang ba na, sige, wag na lang tayong mag-allegations muna. Kundi, because there are certain groups or certain sectors nagsabi, oh, mag-ano ka na muna, mag-leave ka na muna para the investigations can go on. That's the one opinion. Pero ang sasabihin ng presidente, at least from the office of the president, sasabihin niya, allegations pa lang naman yan, di pa naman napapatunayan, and therefore, hindi muna natin pare-resignin o pagbibitiwin or paglilibin o pagbabakasyonin. So, how do you balance that? As a... Yeah. Okay. siguro po, no? Tingnan natin yung mga concrete realities. No? In retrospect, kasi hindi naman kailan lang lumutang yung mga issue na yan. No? Yung tungkol doon sa... Certain personalities. Hindi, let's face the issue that you proposed, no? General Purisima. No? Yes. At kung titingnan natin, medyo may time lag kasi from the time na pinagpapaliwanag siya, doon sa time na nakapagbigay talaga siya ng sufficient response. Dahil noon pa lumulutang yan eh, yung tungkol sa bahay, yung mga tungkol sa mga allegations ng iba't ibang grupo, hindi siya nagkaroon ng immediate response. At pagkatapos, humantong pa dun sa sitwasyon na nagkaroon ng Senate hearing, tapos mismong sina Senator po at yung iba pang mga senador ay hindi po nagustuhan na hindi siya nakaharap kagad doon dahil nga he chose to honor previous commitments abroad. So palagay ko po factor yun. Mas mainam na minimal yung lag, no, from the time that a serious allegation is aired to the time that it is answered. I'll give you an example na batid natin. No? January 20 po, naghahanda ang Pangulo para do sa National Day of Prayer. At the time that he was preparing, nag-privilege speech si Senator Revilla, no? Doon sa Senate, no? with specific allegations. No? Natapos yung National Day of Prayer ng 5:30 in the afternoon. At 6 o'clock, sinagot ko na po yung mga sinabi niya. No? I replied directly to what he was alleging. Tinanong ng mga reporter kung ano yung sagot. No? And immediately, kumbaga, the issues were joined. No? Pagkatapos, yung mga hindi pa nasasagot, kinabukasan, nagkaroon ng ambush or chance interview ang ating Pangulo. Sinagot na rin niya kaagad yung mga katanungan. No?
Tinanong siya, sino pa ba bukod kay Senator Revilla ang kinausap mo? Ang mga kinausap ko ay ang mga sumusunod. 1, 2, 3, 4. So sa aking nakita doon, minsan yung lag time ang nagre-create ng iba't ibang perception na kung kaya naman palang sagutin kaagad, no, hindi siguro hahantog doon sa ganon. No? Kaya lang nga, medyo challenging dahil mabilis ang dating o yung daloy ng breaking news, no, mabilis yun. At kinakailangan, mabilis din yung pag-verify, mabilis din yung pag-synthesize kung ano talaga yung konkretong litrato. No? O halimbawa, another common example, yung sa MRT. Sinabi, o bakit sinabi ni Secretary Abaya na isa-shutdown daw niya? No? Nung tinanong si Secretary Abaya, ang sabi niya, I was giving a hypothetical answer to hypothetical question. No? Siguro, nandun din sa paraan ng pagsasagot din yun. No? Kaya lahat naman po ito, sinisikap namin na makatugon ng tama at ganap sa mga tanong ng ating mga kabababayan. Kaya't we can only get better as we endeavor to give timely and prompt answers to questions from our people, and that is part and parcel of the concept of accountability. Very well. Yes, one last question, please. Good morning, Mr. Press Secretary. Magandang umaga po. I'd like to ask two questions. One is this is the future. How would you like to be remembered as Press Secretary of Pinoy's administration? And what legacy do you think you envision for President Pinoy? Okay. Yung sa number two na lang po. Palagi po niya sinasabi na ikinagagalak niya na nababanaag sa mukha ng ating mga kababayan yung ngiti at yung kagalakan na kung dati ay hindi sila pwedeng mangarap, ngayon ay nangangarap na sila. At nung dati ay maraming iniisip na imposible, hindi lang naging posible, naging ordinaryo pa. Ibig sabihin, naging attainable pa. No? And ito, quick anecdote lang. No? Binibiro tayo ni Melo tungkol dun sa traffic. Totoo pong matrapik dahil ang sales ng car industry, Jerry can bear me out on this, parang umabot yata ng 40,000 cars, no? Na unprecedented itong dami. No? Paano po na dumami ng ganun? Talaga pong naging affordable sa ating mga mamamayan yung pagbili ng kotse dahil bumaba yung interest rate. No? At kaya bumaba dahil mainam po yung macroeconomic fundamentals ng ating bansa, no? Gustong-gusto po ng mga bansa mag-invest. Ibig sabihin, yung fruits of the labor of our countrymen can be enjoyed. Nakakabili sila ng sasakyan, nakakabili sila ng condominium units, no? Kaya po napakaraming mga condominiums na umuusbong sa Metro Manila mismo, no? Dati-rati kailangan magpunta ka pa sa Farview o sa Fairview. Di ba? Ngayon mismo sa inner city, meron mga high-rise na condominium that are clearly within the reach of hard-working Filipinos such as those that work abroad. No? Siguro po, yun yung isa sa mga ano. No? Yung sa akin naman po, ito po ang aking masasabi. No? Ang focus po ng efforts namin ay palakasin yung mga institutions. Kasi yung susunod na Pangulo, pwede naman niyang baguhin yung setup ng communications, but the institutions remain. What are the institutions? Number one po, yung Philippine Information Agency. We have regional offices in all the regions and about 70 provincial offices out of 81 provinces. Inayos po natin yung management system sa PIA. Sorry po, no? pagbubuhat ng bangko. At nito pong taong ito ay pinagkalooban po ng Philippine Quality Award, ang PIA. No? Yan yung equivalent ng ating Malcolm Baldrige, nung Malcolm Baldrige Award. Although level 1 pa lamang, no? Iilang government agencies pa lang ang
ang meron nito. No? Ito yung other version ng ISO, no? Yung quality management. Pangalawa, yung sa PTV, nakapagpasa po tayo ng bagong batas dahil nung inabutan po natin yung PTV ay bangkarote. No? So we needed to enact a new law with fresh capital infusion of 5 billion pesos at yung balak po natin with the help of people like Melo at yung mga advocates po ay matatag po natin yan sa public service broadcasting station. No? Yun naman pong Radyo ng Bayan that has 32 stations all over the Philippines, gusto po nating maging integrated with People's Television. Kaya inumpisahan po natin noong October 6, meron na rin pong Media ng Bayan Radio Vision. 6 to 7 in the morning ay joint yung programming ng People's Television at saka yung Radio ng Bayan. Yung sa other part of media, no, yung IBC, ongoing na po yung privatization nito. Dahil gusto po ng Pangulo, ang manatili na lamang ay yung People's Television. Kaya with the in coordination with Governance Commission for GOCCs and with Development Bank of the Philippines as the lead bank, ongoing na po yung pag-draw up ng terms of reference for the privatization of IBC. Na siya pong nananatili na isa sa dalawang free TV stations natin. No? Yung isa ay yung RPN. Yung RPN naman po, for all intents and purposes, ay hindi na po yan government station dahil 20.8% na lamang ang equity ng pamahalaan. Although, if you look at the balance sheet of RPN, mas malaki po yung utang sa pamahalaan kesa sa assets nito. So, yun po ang wino-work out natin. No? Doon naman po sa printing sector, no? Meron dalawang printing press ang ating pamahalaan. National Printing Office at saka APO Production Unit. Medyo matatawa po kayo pag sinabi ko sa inyo na yung inabutan naming sitwasyon, we had a National Printing Office that did not have a single printing press. Alam nyo po ba yon? Dumaan po, lahat po ng patrabaho nila ay subcontracting. Oh, bahala na po kayong mag-draw ng sarili ninyong conclusion. Ito po ang naganap. Doon po sa, di po ba, no? Just to refresh your memory, yung 2010 election, ang nag-print ng balota ay National Printing Office. Pero lahat ng mga makina ay makina ng Smartmatic. No? Yun po ang sitwasyon nun. No? Now, on the basis of the cost for printing the ballots of 2010 national elections, nag-set ng estimate ang COMELEC kung magkano yung magiging cost of printing ng 2013. Siyempre po, yung 2013, mas marami po ang bumoto kesa sa 2010. Therefore, mas marami ang balota. But the total budget was pegged at the same level as the budget for 2010. Ang gumawa po ng printing, yung National Printing Office ulit, pero hindi na po yung Smartmatic. Yung Smartmatic ay nagbenta na lamang nung Picos machine. Yung pong equipment ay binid out po, no, through procurement, no, competitive bidding. At tinapos po yung printing na yon almost one month, no? More than 3 weeks kasi, no? More than 3 weeks ahead of schedule. No? At nakapagtipid po ng sapat na halaga na dalawa dun sa tatlong makinang ginamit ay nabili ng National Printing Office from the savings generated from printing. Okay? So, ibig sabihin ay nag-turn around na po sila, no? Hindi pa po tapos ang istorya dyan. Several months later, ginanap po yung barangay elections naman, October of 2013. Hindi po ito masyadong nalathala. Hindi na po bumili ng papel para dun sa 2013 barangay elections dahil ang ginamit na papel ay yung sumobra
doon sa midterm election ng 2013. Nakarinig na po ba kayo ng ganyang balita in your adult life na yung isang major government agency tulad ng National Printing Office, no, ay nakapagtipid ng papel so that for the next major election ay hindi na kailangan bumili ng papel. Isipin nyo lang po yun. Diba? Doon sa dating kalakaran, ano ba naman yung ikukubli yun at sabihin, kailangan natin bumili ng papel. That is the most natural thing, diba? Doon sa kalakaran nung nakaraan. Kung kailan nakaraan, hindi ko nasasabihin kung kailan. Pero yun lang po, no? Para lang ma-appreciate natin. No? Kaya ko po ito kinekwento sa inyo, maraming namangha na mga congressman at mga senador kasi nung prinisenta yung budget ng National Printing Office, ang nakalagay lang doon sa budget nila, 6,000 pesos. No? E di namangha sila, paano mabubuhay itong ahensya na to na 6,000 pesos? E kaya naman pala, yung dating allocation para sa personal salaries ng National Printing Office, kayang-kaya na nilang kitain doon sa revenue na kanilang nakakalap. That is properly spent, properly accounted for. No? At question ng ating mga kaibigang kongresista. No? At valid naman yung concern nila. So naglagay na lang doon ng paliwanag. No? Na kaya naman ganun lang, no? Ay dahil to be internally generated na. No? Kasi doon sa dating sistema natin, lahat ng kinikita ng isang revenue earning agency, isosoli pa sa treasury. Tapos, hihingi ka ng SARO. Tapos, mag-iintay ka ng NCA sa DBM. E ngayon po, doon sa budgetary reforms, the budget is a self-executing document. Kung ano yung in-approve na budget mo na talaga yun, hindi ka nahihingi ng SARO o ng NCA. Kasi nga, pinanggagalingan din ng irregularities yung sistema yun. So yun lang po, no? As you can see, inayos po natin yung Philippine Information Agency through quality management. Doon po sa yung radyo ng bayan, ini-integrate po natin yan. Yung pong printing offices ay inayos po natin. Yung isa pa pong printing office natin, yung APO Production Unit, ito na po ang maglilimbag ng Philippine passports in coordination with the Department of Foreign Affairs. Na dati ay ginagawa ng Banco Central Printing Plant. Pero ang hindi po natin alam ay ito. Kahit ngayong Banco Central ang naglilimbag, dalawang component kasi yung passport natin. Yung booklet na yan. Ano? Merong isang page na high security printing, which contains your picture and your identification details. Page 2 ako. Yung page 2. Yung pala, sinasubcontract pala yung dati. Tapos, ina-assemble lamang sa BSP. So, ito pong APO Production Unit nag-propose sa DFA ng panibagong sistema na end-to-end printing na sa iisang lugar na lamang. So, mami-minimize yung possibility na magkaroon pa ng switching sa identity, no? Dahil high security yun. So, yun pa po, ang isa sa mga sinisikap nating mapatupad, hindi ko naman sinasabing legacy. Kasi yung legacy, parang title niya ng memorial plan. Okay. Next you. Okay, pahabol ko lang po, ano na ang latest sa coverage para sa PayPal visit? The authority of the... Na ganito po, meron tayong joint committee ng simbahan at ng gobyerno. Ang chairman po niyan ay si Bishop Maido Vergara. At nabuo na po namin yung kasunduan between the government and the church. Yung pong gobyerno through the CBCP at yung gobyerno at CBCP, ang tawag po sa amin ay host broadcaster. Pagkatapos, lahat po ng private media ay pwedeng makipag-ugnayan sa host broadcaster. Magkakaroon po tayo ng media center sa iba't ibang lugar
yung Vatican Media Center ay sa Diamond Hotel, pero yung panukala po namin sa CBCP at tinatanggap naman po nila, para po doon sa ibang mga events, ang gagamitin po nating media center ay yung Manila Hotel para mas malapit doon sa mga major venues. I think this will be a good challenge for our mass media na ipakita natin yung kahusayan natin sa pag-cover ng major event na nauulit lang po yung naganap noong January 1995, which was 20 years ago, na kung saan nakapag-establish po ng world record ang Pilipinas. Yung pong mass ni Pope John Paul II sa Luneta, ang pinakamalaking crowd ever of anything. Eh, 20 years ago na po yun, mantakin ninyo kung gaano yung surge of enthusiasm ng ating mga kababayan. Kaya siguro po, magiging creative din tayo. We will have to provide access through other means like LED screens all over Metro Manila. Nag-volunteer na po yung Outdoor Advertising Association of the Philippines for the use of their LED screens na maging parang public TV screens po yun. Pumayag na po sila. At sana nga po, pagtulungan natin para maparating po natin sa ating mga kababayan yung rare, once in a lifetime. Tatlo o apat na papa na nakita ko sa aking lifetime. Na makita po tayo, na maranasan natin yung presensya ng Santo Papa. In closing, short remarks lang from Atty. Regie, Professor and Secretary. What do you foresee will happen in the Philippine media from now on until at least 2016? Definitely yung pinakit ni Secretary kanina, yung digital broadcast. We are in the final stages of preparing the implementing rules and regulations. So, is ibang panayan. When we go digitalize, napakaraming media outlets ang mangyayari for TV. That is likewise true with FM broadcasting, actually approved na digital. Ang problema lang dito would be the receivers. So, etong digital TV, we are pushing it together with government to ramp up the digital receivers. Kasi yun, nandun yung susi. On the practitioners of broadcast, ang KBP tuloy-tuloy ang mga pag-upgrade namin ng mga capabilities ng reporters, whether regular reporters or yung mga independent reporters with broadcast, para maging mataas ang level ng kanilang ethical standards at responsibility in broadcast. Yung pinangahawakan nyo na dati pa ho, na yung obligasyon po ng mga media people ay sa katotohanan at yung loyalty naman po ng mga media practitioners din po ay sa mga mamamayan. So, sa gitna po ng mga struggles na hinaharap ng media, alam po namin na at umaasa kami na patuloy nyo po pangahawakan yung dalawang bagay. Secretary. Bigyan po natin ng sapat at tamang impormasyon ng ating mga mamamayan sapagkat sila na po mismo ang gagawa ng nararapat para mapatatag ang ating bansa. At maging makatotohanan po tayo dahil tanging ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Sky? Salamat po sa inyo lahat sa panonood ng ating tapatan at sa mga media natin na nandito. Okay, so with that, we bring to a close our special edition on the Philippine media with Secretary Sonny Coloma, whom we detained for some time. Si Professor Marcia Gomez ng PNU at si Atty. Regie Jularbal ng KBP. Maraming salamat po. Happy birthday, Linggoy! Thank you for joining us today. Yeah.